eto na sa mga chocolate lover dyan. Sigurado magigising kayo at matatakam sa ibibida namin sa inyo ngayong umaga. Ang mga nakita po ninyong lahat, yung mga sculpture na yan, gawa po sa purong tsokolate. Nakakatuwa po ang mga disenyo. Para pag-usapan niya, kasama natin ngayon si Chef Christopher Balane. Good morning, Chef Christopher. Yeah, good morning. Grabe, first time ba gawin to sculpture na to? At anong mga eksena dyan? Ito yung ginamit namin sa competition, Kratos versus Predator. So, wow. Pinag-combine ko lang yung 80s, which is the Predator. Right. Ito yung modern day na sa mga gamers, alam nila yan. Ah, sa God kaya pala hindi ko alam yan. So, pinag-combine ko sila, nag-click naman. Oh, astig! Ito, ano, may mga ano yun, may competition, may mga first place, second place, yeah, ganyan. This showpiece won gold medal. Hanip, ang galing mo talaga, Chef Chris. Chama. Ano bang, hindi naman lang, very experienced, ano bang klaseng tsokolate yung ideal gamitin sa ganyang sculpture? Pagkagagawa ka ng pang showpiece talaga, kailangan mong gamitin yung pure Belgian chocolate. What? Kasi, hindi ba mas mabilis matunaw yun? Mas mabilis matunaw yung local chocolate. Oh. So, yung Belgian chocolate kasi, meron siyang characteristics na naglalast. Matigas talaga, parang bato. Okay. Ang impression ko pa naman sa Belgian, mas malambot siya, mas mabilis matunaw. Yeah. And then after nito, so ibang-ibang kulay yan, kinukulayan ba siya o yung tsokolate mismo may kulay na? Yung tsokolate, pag alimbawa, gagamitin natin para sa katawan niya, may ashes. We have to use white chocolate. Tapos, okay, yung white chocolate, gagamit, sa haluan natin siya ng cocoa butter na color black or color red. So, bago ko siya i-paint. So, tinitailor siya katulad talaga. Katulad ito, pinaint lang ng red. Oo. Pero cocoa butter, so edible lahat yung ginagamit. Edible lahat yan. So, after nito, kumbaga, kung hindi nilalagyan nyo ba siya ng parang fixative bago siya i-display? Ang ginagawa namin, para mag-connect lang siya, magtutunaw ka lang ng tsokolate, tapos magdidikit na siya. Tapos para mag-last siya, meron kami ginagamit na shiny spray para parang i-coat siya. Yes. Parang varnish. Varnish siya. So, pag na-coat mo na siya ng varnish, wala na, hindi na yung pwede kainin. Pwede siyang kainin kasi edible din yung varnish. Ah, tala. So, pag dinila... ano, mahirap na parte ng pagbubuo ng tsokolate? Or na isang chocolate sculpture? Ang pinakamahirap actually yung detailing. Okay. So, mag-uumpisa tayo sa katulad nito, ang ginamit ko dito, modeling chocolate. Pero, it took me about one day para makumpleto ko yung bawat para isa. Para gawin yung kadena. Ayun, kasi syempre nga naman, mas maliit din siya, di ba? Mas maliit, ito, mas mahirap. Grabe, mas mahirap gawin. Chef, congratulations on your gold award. Maraming salamat syempre sa lahat ng mga chefs na kasama mo dito dahil may iba pa mga sculptures na nandyan. Pati yung painting pala na yung gawa sa tsokolate. Okay. Tapos meron kami, kung merong maliit, meron din tayong malaki. Ginawa ko yung life-size na President Pinoy. Wow, oo nga. Congratulations with that, Chef Chris. At pala